pleasant day to everyone. I am Grace L. Molieno. I will be your speaker for the Simplified Bookkeeping and eBIR Forms webinar. So one of the vital needs to be addressed in the community and nearby barangays is the lack of general knowledge on the bookkeeping or general knowledge on bookkeeping and eBIR Forms package, through which penalties from taxes have been a major concern. So, welcome aboard. Okay, bale, I will be discussing about simplified bookkeeping and eBIR forms. So, usually ang process niyan ganito. No? Isusulat mo sa notebook mo yung mga transactions mo, and then at the end of the day gagawa ka ng report doon sa mga transactions mo. And then, ika-compute mo ilan yung kinita mo. And then, dun pa lang tayo makaka-assess, no? Magkano yung i-declare natin kay BIR. So, in our topic today, pabaliktad yung gagawin natin, no? Mag-start tayo ng discussion about eBIR forms. So, papunta sa journalizing or yung paglilista ng mga transactions mo daily. Kasi yun yung mga, yung pinaka... kumbaga sa gagawin natin is kute, no? Motoy pinakakute. So, ang basics lang atong i-cover karon. So, ang lisod atong pasayon nun. That's why our topic will be all about simplified bookkeeping and the eBIR forms webinar for non-accountants. Alright, so as an overview, in this seminar, we will learn the basics of record keeping in connection to the filing of taxes to the Bureau of Internal Revenue. So, today ang objectives natin first is to appreciate the importance of having a registered business, then know how to be a legitimate business entity, then be familiar with the eBIR forms package and define record keeping. Understand the importance of record keeping and develop skills in journalizing as a legal requirement to the Bureau of Internal Revenue. Alright, so sige. Let's first start in the discussion about the BIR or the Bureau of Internal Revenue. So, record keeping had been one of the challenges ng mga new business entrants. Usually, yung mga startups, yung mga maliliit pa na business entity, ginagawa nila, ina-assume na lang nila, no? Ito yung kita ko. Kumita ako nito kasi nakabenta ako. Or like, hindi nililista or yung expenses sa bahay sinasama dun sa expenses sa business. So, ang nangyayari, sasabihin, uy, wala akong kita or lugi ako. Pero yun pala, yung kita mo or yung profit mo, hindi mo lang mag-account kasi yung expenses mo sa bahay, hindi mo nalista as a separate na lista, no? So, this has been one of the major concerns ng Bureau of Internal Revenue kasi walang maayos na record, lalo yung mga nag-startup pa lang. So, importante na makapacitate yung mga negosyante natin as this stands as their basic or basis in collecting the right amounts of taxes. Thus, let us learn from their office. Ayan. So, ano nga ba ang importansya ng registration? First, it formalizes and secures your reputation as a legitimate business. So, when a person or a group of people desire to enter into any business, the activity must be registered to several government agencies para matawag silang legally operating. In short, dapat legal. Kung hindi, ang tawag dyan kulorum, no? So, doing so allows you to take advantage of number of important benefits. So, in short, pag may tax mapper, hindi ka tago ng tago, no? Hindi ka kasali dun sa mga taong hindi mapakali. Tago nila yung mga tindin nila kasi yung registration nila sa BIR pwedeng hindi updated or like halimbawa, ni-register niya sa BIR ay bigasan.
Pero ang makikita ang naka-display LPG, ayan. So if tama ang registration mo, pumasok ka sa business ng legitimate ka, hassle-free ka. So it will help you avoid legal problems with the government. Moreover, it will allows you po to fully market your brand and business anywhere, everywhere. So, excuse me. So it will build trust among suppliers, customers, and of course your employees too. No. So I learned this from Sir Ed Joseph Matugas, our revenue officer here in Baybay City, Leyte. So business registration is also important for creating a brand name. So mapagkakatiwalaan yung business mo kasi alam na registered o rehistrado to, no? So hindi ka rin matatakot humarap sa mga complaints in cases na may complaints na harapin ang iyong business. Ano pa? In addition, it will open sa opportunities to do business transactions with large companies. Of course, yung mga malalaking kumpanya, they need receipt. So you will not be able to give receipt kung hindi ka registered, hindi ka kompleto ng registration. So may mga companies na malalaki, they only transact with companies din na may resibo, of course. So kasi kailangan nila yung ma-disburse ang kanilang mga funds. So pwede kang pumasok sa mga bidding. Okay, kasi isa rin yung sa titingnan kung yung rehistro mo ba ay updated. And all businesses must be registered with BIR, no matter how big or small. Remember that under our current tax code, businesses that fail to register with the BIR can be closed for not less than 5 days. So, kinahanglan magpa-register di ay. Taon sumanday ang mga kinahanglan i-register ni BIR. So, first, ang nire-register natin, yung mga business establishments. Ha? Pag nagbukas ka ng negosyo, dapat i-register mo yung mismong business entity. Yung pangalan mo ng business mo. Ayan. So, ano pa? Yung book of accounts, kailangan pa rin pala yung iparehistro. Yung notebook na pinagsusulatan mo, dapat registered. So, may tatak kumbaga. Ano pa? Yung invoices mo, yung CRM, yung POS, loose leaf, kinahanglan ipa-register. Ano ba naman tong mga to? So, isa-isahin natin. Yung mga invoices mo, halimbawa, ito yung mga receipts ano, na nire-release mo. Halimbawa, yung business mo, isa sa mga transaction niya is may mga kumukuha ng mga products na hindi pa paid. So, need mo ng invoice. Credit invoice. So, ipaparegister mo yan. Yung mga point of sales mo, ipaparegister mo din. Or yung ganito siya, oh. Ayan, yung mga receipt, ipaparegister mo yan. Yung loose leaf, yung it's like a notebook or book of accounts. Ito yung tinatawag na CRM. Or the cash register machine, yung naglalabas ng resibo, pero parang manual pa lang kasi black and white yung lumalabas. So, ayan, ang tawag dyan ay cash register machine. Yung point of sales, if you're familiar with the computer-like na may program sa company, tapos may ipapress nila doon, automatic lalabas yung inventory nila. So, yan ay tinatawag na point of sale. So, kinahanglan diha po na siya ipa-register na sila'y ihatag, no, nga certificate. So, unsa man di ay ang atong mga dapat, morning dapat i-register. So, asa man po di ay ta magpa-register. So, unsa may mga registeran di ay dapat. So, nata yung mga basic nga dapat nga registration nga na. First, before you are able to register this, ang first and pinaka-basic or una dapat natong buhaton is ipa-register ang atong business entity, our name, no? Saan? Pagka isa lang yung may-ari, ito yung pinaka-simple na form of enterprise, yung sole proprietorship. So, sa individual lang naka-register yung
business, tawag sa'yo sole proprietor, so sa isang tao lang. Yung iba ginagawa partner sila pero sa isang tao lang naka register yung business. So pagka ganun, first ipaparegister mo siya sa Department of Trade and Industry. When you decide naman to go into partnership or a corporation, ang first na registration mo dapat is from SEC or the Securities of Exchange Commission. Kapag association naman, ang first na registration na dapat meron ka is from DOLE. And if cooperative, CDA, no? Or the cooperative authority ng co-op. The next is, ano pa yung dapat mong i-secure? Ang second na basic na registration na dapat meron ka ay ang business permit or mayor's permit. So, isa lang yan. After mo magpa-register ng business mo, sa first, pili ka muna ng agency based sa type of ownership mo. And then sa second, business permit. So, kailangan may permit ka sa municipality mo or sa city na kinabibilangan mo. Alright? Then, sa business permit, usually, sa bye-bye, ang kailangan nila, hihingi nila yung DTI mo, no? Barangay Business Clearance. Ayan, so, dadaan ka pa rin sa barangay. And, most importantly, kung isa lang, kung halimbawa, yung DTI lang yung meron ka, hindi ka pa rin na matatawag na legitimate business. Or kung business permit at DTI lang yung meron ka, hindi ka pa legitimate business. Matatawag kang legal if makakuha ka na ng certificate of registration from the Bureau of Internal Revenue. So, yan ang pinaka-basic, no? Yung tatlo. So, depende na sa klase ng ibebenta mo. Kung halimbawa, you're selling food or mga goods na ikaw ang gumawa. Ayan. So, dapat may registration ka from FDA. So, yun yung mga proceeding ng mga registration. Pero basically, itong tatlo, kailangan meron ka. So, yung ipaparegister mo sa BIR, again, i-register mo yung establishment mo sa BIR. So, bibigyan ka nila ng certificate of registration for you to know kung ano yung mga taxes na babayaran mo. And then, sila na magbibigay sa'yo ng process kung ano yung susunod mong i-register. Sunod, yung a book of accounts mo, kung if you are using POS or point of sale, yan, i-register mo, then pwede ka magpa-print ng resibo. So, ayan. So, si BIR ang kailangan register. Usually, ang business entity, lalo kung nag-start ka pa lang, takot magpa-register kay BIR. Takot ma-tax map, takot ma-penaltyhan. So, bakit ka matatakot ma-penaltyhan kung alam mo na yung proseso? So, iba yung may alam, no? So, that's why we are on this seminar, for us to know, to be knowledgeable on this field. So, kaya kinahanglan makamauta. So, ang lisod mang god, usually ang tumbuhaton, magsaligtag bookkeeper, mahitabo, usahay, mapenaltihan, no? And then, takahibaon sa bay proseso, or like, ang usually mang god, ana, muatatag bookkeeper, pangayoon naman nila ang details, nagikan na ni mo, pod. Ikaw rin mo compute sa imuhang income. Sila rin mo file, sila rin mo bayad. And then, bayad na kag 500 pesos per quarter or per filing. So, ila na ito itago. So, maura. Samantalang galing din naman sa'yo yung data. Wherein, if you are knowledgeable in filing your taxes or in submitting your taxes, so, tipid ka na ng 500. So, usually, pag malaki na yung mga business mo, yan, nag-hire na sila ng bookkeeper. Pero siguro, for small entities, mas maganda ikaw na yung mag-file ng BIR mo. Sa BIR kasi, kung gusto mo na may mag-keep talaga ng records mo, ang tingin kong kailangan mo is not bookkeeper, but record keeper sa imuhang finances, no? Para mag-hands-on sa financial statement ng company mo or ng entity mo. And sila na yung magfa-file ng taxes mo. Kaysa naman na you will hire 500 pesos per quarter. So,
mas dakong tipid na pod siya, no? So that is for the registration. Ang pangutana, when to register? So first, sabi ng BIR, on or before the commencement of business. So, pwedeng before mag-start ang business, pwedeng on the start of business. Dili pwedeng magpa-register ka because if mahibaw-an na siya ni BIR, oops, penalty na pod ka. So, sabi, commencement of business in the case of pursuit of business or practice of profession, it shall be reckoned from the day when the first sale of transaction occurred. Kano sa ang first transaction nimo, or within 30 days calendar from the issuance of DTI. So, or mayor's permit. So, nabawa, nagpa-register ka sa DTI. So, ngayon kang araw na to nagpa-register, pag lumampas ng 30 days, tsaka ka palang ni pumunta ng BIR, penalty ka na. So, dapat, if magpaparegister ka sa DTI ngayon, no, or sa mayor's permit, usually mayor's permit, ha, pag natagalan yung release ng mayor's permit, bibigyan ka ng stub, then pwede ka lang pumunta dumiretso sa BIR for registration sa imuhang business. But usually, si DTI yung tinitingnan nila. In the case sa municipality ng Baybay, ha, DTI yung basihan natin. And before maglapse yung 30 days, so dapat makapunta ka na kay BIR para magpa-register. Bringing your DTI permit, of course. So, or the certificate of registration issued by Securities of Exchange Commission. So yung number one kanina sa step one, whichever comes earlier. It's either yung registration mo sa DTI or yung first transaction mo. Dapat magpa-register ka na kay BIR. So, yung iba nagtatanong, kailangan ba ba namin ipo-register yung business namin kahit maliit lang naman to? So, hindi naman natin pwedeng sabihin na pwedeng wag mo na kasi maliit lang. No. Kasi pag nalaman niya ni BIR, okay, so mayroon niyang mga kaakibat na mga consequences. So, standard dapat pa-register ka once may transaction. So, kung magbi-business ka, tuloy-tuloyin mo na para hindi sayang, no? Kasi pag nagpa-register ka kay BIR, hindi mo in-update, hindi mo i-close, no? Magkaka-problema ka. Why? Because magiging open case yon. Halimbawa, nagpa-register ako ngayon. Tapos, oops, hindi ko na itutuloy kasi nag-fail yung business ko tsaka meron ako inaasikasong ibang pinagkakaabalahan. So, ang mangyayari nun, yung account mo kay BIR, dahil na tayo sa system, once na need mo na yung account number mo or yung TIN mo, you'll have to pay yung mga penalties mo na hindi ka nag-file ng tax sa business na yun. So, you need to close it pa, no? So, when you register a business, make sure na imo na jud na ipadayon or papangatawanan mo na yan. Kasi hassle kapag hindi mo yan pinaklose. So, kailangan mo yung i-follow up. Sa oras na kailangan ka mag-file ng tax, dapat mag-file ka ng tax. Otherwise, no, mape-penaltyhan ka. So, minimum yan, usually, 1,000. No? 1,000 pesos, pesos. Okay, so, we don't want that. So, where to register? So, RDO having jurisdiction or the regional district office. So, ng BIR. So, sa dito tayo magpaparegister sa RDO having jurisdiction over your head office. So, halimbawa, nagtrabaho ka na before. Usually kasi pag private organization ka nagtrabaho, sila na yung nag-aasikaso ng BIR mo. By then, you don't have to close it or open it kasi ang nag-aasikaso niyan si employer. But once ikaw ang magpa-open yan, nagpa-open ka ng business, kailangan mo yung i-update or ipa-close. So, usually, halimbawa ako, ang first kong pagpapa-open ng TIN ko or tax identification number or ng record ko sa BIR ay doon sa Makati, halimbawa sa Manila. So, yun yung home base ko na RDO. Tapos, pumunta ako ng Leyte. Kailangan ko pa yung ipa-transfer dito sa Leyte, no? So, make sure nga if magpapa-transfer ka,
doon sa malapit na sa'yo para doon ka na makabalik-balik. So, as for me, dati akong registered sa Santa Rosa, Laguna, and then nagpa-transfer ako dito sa Ormoc. So, meron tayong district office or RDO 89 sa Ormoc. Yun ang pangalan ng office dyan sa Ormoc, 89. So, RDO 89. So, sa bay-bay, meron lang tayong collecting officer na nag-o-office sa municipality or sa city natin, no? Wherein, pwede silang mutabang na to for questions, magdasa atong mga papers pa doon sa RDO. So, doon tayo magpa-register sa usually sa RDO or sa Ormoc, no? Kasi yun yung pinaka-branch office sa lugar na to. So, places of production and storage places where inventory of goods for sale or use in the business are kept. So, doon ka na magpaparegister sa RDO na malapit doon sa kung saan yung production mo on storage places mo ay naroroon, no? Para hindi ka na lumayo, syempre. So, ano naman yung mga requirements according to RMC 57-2020? First, you need the duly filled up form from version 2018. So, mag-fill up ka ng form. Pwede ka naman magtanong dun sa office nila. Ano ba yung form na kailangan ko? Ha? Tagaan ka nila form or magpa-print ka online. So, for individuals, usually 1901, application for registration, then corporation ay 1903. So, sa case mo, kung open na ba yung may tin ka na ba or wala pa, so better pumunta tayo dun sa BIR office and tanong natin kung ano yung form na applicable sa atin. Then you fill it up. After filling it up, you provide an identification, any government-issued ID. You bring with you your PSA or birth certificate, and then pwede ka magdala ng passport, driver's license, PRC card, no? Or a senior citizen card as a proof na ikaw yan. So, what to bring with you? First, registration fee of 500 pesos and then those are requirements. Then, of course, the loose stamp, 30 pesos na loose stamp to be affixed in certificate of registration worth 30 pesos. Ayan. So, maragtak G's na siguro na. So, tulo kabok imong paliton. No, basta kay 30 pesos worth. If registration was already paid, the proof of payment shall be submitted. Usually, payment is given sa ilang mga banks, affiliated banks. So, that's it. And you bring with you the DTI certification dun sa RDO. Ayan, example of a DTI certificate. Then, dalhin mo yung stub, yung permit, or work visa if you're if you're a foreigner, no? You have to bring this with you. And then, also, you bring with you your franchise documents, if ever nga franchise ka. So, in short, bring all your documents. And, moreover, ito, usually, hindi to alam ng mga bagong entrants sa business. Okay, I would like to introduce to you a certificate of barangay micro business enterprises registered entry. Okay, so ano ibig sabihin nito? CBMBE nakukuha yan kay DTI. Okay, so magpapatulong kayo dun sa nearest negosyo center in your municipality or city. Ayan, so tatanong nyo, pagkatapos nyo kumuha ng DTI, di ba first step yung DTI? Pagkatapos nyo kumuha ng DTI, tanong mo agad, pwede nga mag-apply for BMBE, no? So, free lang itong BMBE. You will just give your data sa ilaha. Mangutan na sila sa imuhang asset. Pila ba imong cash on hand? Then, pahimo ka in short o ka ng, ang say tawag, ani? Balance sheet, no? Statement. So, this is a proof, okay? So, itong BMBE, hihingi ka sa kanila ng BMBE to prove nga ikaw barangay micro business enterprise lang. In short, ang asset mo excluding the land, including the building is not more than 3 million. So pwede ka mag-apply ng BMBE sa DTI if you are classified as a barangay micro business enterprise lang or pa lang, no? So, if your asset is not more than 3 million, no? So, bibigyan mo sila ng
estimated cost o estimated estimated value sa imong business. So si BMBE, pag hindi porket may certificate ka na from DTI na BMBE ka, ay BMBE ka na, no? Itong BMBE na certificate na ibibigay sa inyo ni DTI, dadalhin mo pa to kay BIR. And then ia-assess nila based sa imuhang business entity kung qualified ka ba maging BMBE. Ano ba yung service mo or product mo na ibibigay mo? So, once na ma-qualify ka, ang advantage nito of being entitled as BMBE, no, is that, di ba meron tayong minimum wage law na halimbawa for agricultural na mga industry sector na mga business enterprises sa Region 8, ang minimum wage law natin ay, or ang minimum wage na pwedeng ibigay ng isang employer ay 295 pesos. But if you are registered as BMBE, you are entitled or pwede kang magpasweldo lower than the minimum wage sa area na yan. Moreover, if you are a certified na BMBE enterprises, sa train law ngayon, di ba meron tayong iba't ibang klaseng taxes. VAT, may excise tax, may percentage tax, may income tax, no? Usually, VAT, pang malalaki na yan, no? Pag may VAT ka, usually, hindi ka na pwede mag-BMBE kasi tinulokohin mo. Malalaki yung transaction mo, tapos BMBE ka lang, ha? So, ayan, i-assess nila yan. So, usually, sa BMBE, pag na-assess na nila yung business mo and then sinertify ka nila na BMBE ka, diba sa income tax natin, sa train law, if your income, if your net income, pag sinabing net, less yung expenses ha, if your net income is not more than 250,000 pesos, wala kang babayarang tax. Kapag in a year, more than 250,000 pesos yung income mo from first quarter to fourth quarter, yung sobra lang sa 250,000 yung babayaran mong tax. Parang minimum ata 10% or 20%. So, kapag BMBE ka, exempted ka, no? So, wala kang babayaran sa income tax. Kahit mag more than pa sa 250,000 in that year yung net income mo. So ma-appreciate mo tong BMBE kapag business entity ka na yung net income mo is lumalampas na ng 250,000 per year and also per quarter. Ma-appreciate mo tong BMBE na to. So, pero syempre, depende pa rin sa klase ng business or sa industry na pinasok mo, no, para ma-certify ka ni BIR. Kasi baka sabihin ni BIR, oops, you're claiming to be BMBE, pero yung mga transactions mo, parang yung klase ng business mo, imposibleng micro ka lang. Ayan. So, yeah, kaya i-assess pa rin nila. So, yan ang kagandahan ni BMBE. So, para naman dun sa iba na, uy, pwede sa akin yan kasi I am having 250,000 and above. So, baka pwede ako niyan. So, pagkakuha niyo po, if you're an existing business na, pwede ka pumunta kay DTI. And then, pag naka DTI ka na, hingi ka ng BMBE certificate, hindi pwede ang cooperative. Dapat, kasi ang requirements ng BMBE is your DTI certificate. So, in short, for micro lang siya pang sole proprietor. No, so for sole proprietor type of business, so punta ka kay DTI, apply ka for BMBE, free lang yan, and then i-present it to BIR, no, para ma-utro ang imuhang registration dito. So that is for our BMBE certificate. Ayan. So kung sakaling hindi ikaw yung maglalakad ng papel mo, meron tayong special power of attorney na kailangan. So, para sa mga
corporations, dalhin niyo yung instead of DTI certificate, bring your articles of incorporation. Ayan. So, pwede yung registration niyo sa SEC, dalhin niyo doon. For public utility, jeeps or tricycles, pedicab, ang ORCR o ang registration sa inyong motor or tricycle o ang inyong franchise. Ayan. So, muna yung itsura sa certificate of registration nga makuha nato ni BIR. So, ayan. Diyan natin makikita, no? So, mabutang liha. Unsa imuhang tin. Ayan. So, makit-an diha ang imuhang tin. So, diri ang name nimo. Kanus-a na-register ang imuhang tin number. Okay? Dili na siya kanus-a ka nagpa-register sa imong business. Kanus-a na-register ang imong business. And then, diri, makit-an nimo diri, no? Ang line of business nimo. So, dapat ito nakatugmayan sa tinitinda mo. Pag nakita ni BIR, mabaw, may nag-tax map, nakita ng BIR na, ay, mind you, kanang before tayo makakuha ng ganito, no, as kasali sa requirements ni BIR is mag-seminar. Na? So, ilan i-seminar na to. So, makitan diha ang line of business, imo nang i-declare, unsa ka nga, textile ba ka, manufacturer ba ka, agricultural products ka, kay diha sila mo base ug unsa nga mga tax ang i-appropriate para nimo. So dapat ug naay mo tax map ug unsa ang nakabutang diha sa line of business mao ang makit-an nga mga paninda nimo. So if makit-an nila nga oops lahi ang naa diri, lahi ang naa paninda nimo, penalty na pod. Okay, so diri makit-an ang imong trade name and ito importante, kahibaw ta, diri makit-an unsay mga bayro na nato nga tax type. So makikita mo diyan registration fee. So yan yung annual registration fee, kinahanglan ipa-register annually, usually 500 pesos. And then ano pa yung mga tax na babayaran mo? Percentage tax, quarterly og income tax, okay? So si income tax binabayaran niya natin ngayon. Percentage tax, nagbabayad tayo ng percentage tax quarterly. So, yung income tax, again, yan yung net income mo. Percentage tax mo, ang dinideclare mo dyan yung gross. No? So, kung mag-a-avail ka ng 8%, nakikita mo yan dyan, instead of deducting your income, lalo pag malaki na yung mga business enterprises, usually pinipili nung iba 8% na gross na lang. Sabihin kung magkano yung lahat ng income nila, patong ng 8% yun yung tax nila. No? Pag sinabi mo na mga ang kinuha mo or ang kinlay mo ay yung pag sinabing itemized deduction ang imuhang tax, i-minus yung net income, no? Pag sinabi mo naman yung sige mami, let's discuss that. Dito makikita mo yung mga deadlines. Ayan. Dito naman makikita, okay, description tong nasa baba. Ayan, non-VAT siya. Makikita mo dyan sa baba. So, tingnan natin, ha. Ayan. Kailan babayaran ng first quarter na income tax. Ayan. So, ang quarter natin, meron tayong, di ba, 12 months in a year. So, 12 divided by 4. So, 3. Every 3 months, matatapos yung isang quarter. So, January, February, March, tapos ang isang quarter. April, May, June, tapos ang second quarter. July, August, September, yun yung transactions mo ng third quarter. October, November, December, yun yung fourth quarter. So, for income tax, ang due date natin is, di ba, January, February, March, first quarter. So, ang first quarter binabayaran is, kung March ang tapos, March 31, count ka ng March, April, May 15, bayad ka. Okay? 15th of the month following the next month after a quarter. Okay?
May 15. For the second quarter, ano yung second quarter? March, April, May, June. No, June. So, hindi July, but August 15. Same as with the third quarter. January, February, March, April, May, June. So, ang third quarter ay July, August, September. No, September 30 yung last. 30 ba ang September 31? Palang 31. So, September, hindi ka October magbabayad, but November 15. And for the annual, no? Ang mangyari sa annual kasi, i-add mo yung, sa annual, ipapakita mo lahat ng income mo for the year. So, i-add mo yung first quarter mo na income, second quarter na income, third quarter, plus fourth quarter. Yan yung annual. Kaya yung annual, binabayaran yan April 15 the following year. No? So, ang income tax, wala kang babayar ng income tax pagdating ng December, January, February 15, but April na, pero for the whole year, no? So, for our percentage tax naman, yung babayaran natin sa percentage tax is usually gross, no? Ang i-declare mo ay gross ng income mo. So, si percentage tax, sa yung deadline sa baybayan na, I don't know with other offices, pero usually, ang alam ko ano yan eh, sa lahat. Sa baybay, may dates tayo na move yan nung nag-COVID. So, may palugit sila. Pero I think national yung dates. Kasi nandito yan sa ano eh, oh. Nandito yan sa COR. Anyway, makikita mo yan sa COR mo. So, yung mga klase ng mga tax, no? Ang mga forms na kailangan mo, yan, makikita mo dito sa second circle. So, sa percentage tax naman, yung deadline natin is for the first quarter, di ba, ano? January, February, March, no? Ang tapos ng first quarter. Ang deadline mo ng percentage tax mo is the 25th following the last month of the quarter. Halimbawa, March, January, February, March, ang tapos ng first quarter. Ang deadline mo ng percentage tax ay April 25, no? So, unlike the income tax, may palugit ang income tax, si percentage tax, 25th of the month agad. Ayan. So much for our certificate of registration. So, paano, how to register your book of accounts? So, kailangan mo ng BIR form, 2 copies, so kuha ka ng SPA, no, for non-individuals or valid ID. So, kada taon, usually kada taon, but pag hindi pa ubos, pwedeng hindi mo muna, kung kasha pa yung natitirang pages ng book of accounts mo or yung journal mo, yung listahan mo, pwedeng sa susunod mo na ipaparegister. So, re-registration of book of accounts shall only be at the time when all the pages of the previously registered books have been exhausted or naubos na. So, as for bye-bye, dadun naman tong journal dito sa ano, dan ilan na stampan. Along with, ipapakita mo dun yung proof na nagbayad ka na for that year na registration. Kasi di ba yearly nga tayo nagbabayad, ipaparegister mo ulit yung iba pa yung tax mo, iba pa din yung annual registration mo. So, si DTI na-expired yan every 5 years or 4 years, I think. So, every 5 years or 4 years ka before ka mag-renew. Si mayor's permit kada taon along with BIR, no? So, pag nakita, pinakita mo na yan doon, may deadline yan, ha? I think you consult with the nearest RDO. May deadline yan kung magpaparegister ka ng book of accounts. So, may penalty din kapag on that specific date, hindi pa napa-register, no? So, ayan. Pag na-register, yung tatatak nila yon. Ayan yung tatak. Registered August 30, so patunay. So, makikita mo dyan yung business name. Okay. So, receipts and invoices, pinapa
pinaparegister din siya. So, ang need is the BIR printed receipt, then final or clear or sample of your own receipt invoices kung nagpagawa ka. And then in case taxpayer applicant will opt to print its own receipt, kagaya ko dati, dinala ko lang yung mga registration ko, and then sila na yung nag-print, no? Sila yung naglakad sa mga accredited printers. They will be the one to print the receipts and invoices. So, meron silang ano eh, meron silang tagalakad. So, yung tagalakad nila, sila na rin yung nag-aasikaso. Pagbigay sa'yo nung resibo mo, mayroon na siyang tin. Ayan. Okay. Ayan ang resibo. May makikita tayong date issued, kailan yan valid until, I think it's valid for 4 years or 5 years. So, kailangan, halimbawa naubusan ka ng resibo, order ka agad. Pero, valid only until that, if may transaction ka sa government agencies, tinitingnan nila yan until when ka valid. So, nandiyan nakalagay yung tax mo, ayan, sa taas. Makikita natin dyan yung TIN mo, tax tuloy. TIN mo, and then the VAT ka ba, non-VAT, your address, your business name. Ayan. So, may number yan. Yung mga number na yan, when writing anything we write sa ating mga book of accounts, sa ating listahan, sa ating mga notebook, we must write the reference, no? Kasi dapat merong reference. Hindi lang basta nagsulat tayo ng declaration doon, no? But we must include the number, of course. So, this is an example of a sales invoice. Okay? So, friendly reminders po, dapat i-display natin yung attach permit to use POS, point of sale, the cash register machine. No? Diba, may permit yon. So, dapat i-display yan. Ang failure to display the above-mentioned documents will incur penalty of 1,000 pesos for each failure. Halimbawa, hindi mo na i-display yung registration form mo for that year or yung payment receipt mo. Kailangan nandun yan sa area in case na may mag-tax map. Uy, bakit hindi naka-display yung resibo na katunayan na nagparehistro ka dyan ng taon na yan? Ano pa yung dapat i-display mo? Yung certificate of registration mo sa BIR. So, dapat i-display yan. And of course, ito. Ask for receipt na placard. No? So, dapat makita yan ni customer. So, dapat ano pa? No? Idagdag natin yung permit. Na to use the CRM or the POS, point of sale, or yung mga cash register natin, that naka-display yan. Ano pa? Yung journal natin, notebook, which is ating i-discuss mamaya, ng mas clearly, mas detailed, dapat nandun yan sa business site. Hindi pwede sasabihin, uy, wala sa akin, nandun sa ano, bookkeeper ko. It's a no-no, no? Dapat doon natin makikita sa lugar ng ating business. So, penalties, no? As amended by train law, okay? Failure to register, fine of not less than 5,000 pesos but not more than 20,000. And imprisonment of not less than 6 months but not more than 2 years. So, mabigat-bigat to. If the subject establishment is located in the following, pag cities, pinakamababa 20,000. Pag first class municipality, 10,000. So, yung bye-bye city na, so 20,000 yung pinakamababa kapag we fail to register. Second class municipality, 5,000. Third class municipality, 2,000 pesos. So, penalties provided are inclusive of all other violations. So, kasama na daw yung ibang violations. For use of unregistered receipts or invoices, pag gumamit ka ng mga resibong hindi rehistrado, or use of unregistered cash register machine, no, 20,000 to 50,000 subsequent violations shall not be subject to compromise. So, di ba meron tayong tinatawag na penalty? Meron ding tinatawag na compromise. May surcharge, may mga percent sila dyan. So, ano din yan? Penalty din yan in short. Yung compromise. So, hindi na siya subject sa compromise.
25,000 per unit if hindi mo na-register yung cash. Bawa yung point of sale mo, na-register mo, pero yung cash register machine mo, nung may nag-tax map, nandun. Hindi rehistrado. Excuse me po. So, ang mangyayari, 25,000 per unit ang violation. And 50,000 na, ang lalaki, no? Okay. So, late registration, those who are voluntary registering but beyond the prescribed period. Halimbawa, hindi ka naman nila na tax map, pero ikaw kusang nagbayad, no? Or ikaw kusang nag-register. Pinakamababang penalty mo ay 1,000 pesos. Halimbawa, no? October, halimbawa, deadline ng iyong percentage tax is January, February, March. April 25. Tapos nagbayad ka kasi, na late. April 26. Kasi ano po eh, may holiday or anything like that. Depende kung hindi sila nagpaskil ng grace period. So, 1,000 pesos agad ang compromise penalty natin. No? So, minsan pa nga, halimbawa, kaya maganda magbabayad tayo on time, maaga pa. Bakit? Kagaya na nangyari sa akin dati, nagbayad ako maaga. Ang problema, may mali, no? Pag-compute, may kailangan baguhin. So, i-amend mo, meaning may babaguhin ka. So, pag pinindot mo yung amend na button, dahil, halimbawa, ifa-file mo siya ng supposed to be nagbayad ka sana on time before April 25, then may kailangan kang baguhin. So, i-file mo siya ng April 26. Ayun. Compromise penalty ka na ng 1,000 pesos. Alright. So, failure to register books of account subject is also subject to penalty ranging from 1,000 pesos to 50,000 pesos based on the gross sales for the last taxable year or current year, whichever is applicable. So, halimbawa, hindi mo na-register yung iyong mga notebook or your book of accounts, subject ka sa penalty of 1,000 to 50,000 based doon sa gross income mo or halinimo last year, no? Or the current year, whichever is applicable. Depende kung anong buwan na. Alright, so ano pa? Failure or refusal to issue receipt. So, meron nga tayo doon nakalagay kanina, di ba? Yung color orange. Dapat idikit mo doon sa wall, ask for receipt. So, if you refuse to issue receipt or sales invoice, ayan, fine is not less than 1,000 pesos but not more than 50,000 pesos and imprisonment of not less than 4 years. Ayan. And then, specific violations for failure to issue receipt or sales. Ayan, first offense, 10,000, 20,000. So, subsequent violation shall not be subject to compromise. Again, for refusal to issue receipt, so, kanina, failure. Kalawa, you refuse. So, mas malaki, 25,000 to 50,000 ang atuang second offense. If the information missing is the correct amount of the transaction, no? If the information missing is the correct amount of the transaction, meron kang may malabo, may binago, nahulihan ng missing correct amount. So, si BIR, usually, kung pupunta ka doon, i-expect na nila, no? Na, naku, ito, possible. Baka merong magic. So, minsan na, kutihon jud taani, no? Not because wala silang tiwala, but because it's their job and it's expected, no? Na ganun, may mga ganyan. So, 20,000 to 50,000 yung ating penalty. So, failure to attach naman or paste authorized sticker, no? Dun sa ating POS, point of sales, cash register. So, failure to present application form, no? So, 1,000 pesos per unit. Ayan. So, now, let's talk about the eBIR forms package. So much for the registration.
Now we will discuss on the thing na importante pod sa atong pag-register. Unsaon na to, unsaon pag-fill up, no? Mao man gikadlo ka nambut unsaon ba na? Mo nang kuha na lang kog bookkeeper. So aton ni siyang itudlo, no, para makapacitate ta, makamauta, and then makatipid ta, no, as an MSME, atay knowledge ani, no? Sahay tingalig masipyat pud si bookkeeper, makahibaw ta sa mga deadlines, makahibaw pud ta unsaon ni paggamit, unsa ba ning atong gibayaran nila. Okay, so is this worth it or kayang ako na lang yung gumawa, no? So magandang alamin natin ano ba tong eBIR forms package. Ang eBIR forms package, it is an online interactive form that was developed primarily to provide taxpayer with accessible and convenient service through easy preparation of BIR forms. So dati, para ka makapag-file ng tax, pupunta ka sa BIR, kukuha ka ng form. Ngayon, pwedeng ikaw na yung gumawa ng form, no? So, ang gagawin mo, sige, si eBIR Forms Package, para yung application sa cellphone. Pinagkaiba lang, si eBIR Forms Package, application siya na in-install mo sa computer. Application siya na pwede mong gamitin offline, pero pag magsisend ka na ng tax mo, kailangan mo ng internet. Okay? So, si eBIR Forms, when we say offline, walang internet. Pwede mong gamitin ng offline, walang internet. Masasave yung mga pinagtatrabaho mo dyan. And pag magsisend ka, need ni mo og internet. So, mura na siya og software. Okay? So, isa siyang software. So, first, ang kailangan mo ay, of course, computer or laptop. Tap, okay. So, kung may kaibigan ka, maki-install ka na ng eBIR forms. And then, or sa association, if may association kayo, may computer ba kayo dyan, installan nyo ng eBIR forms. Para lahat kayo makinabang, or if you have a friend, may anak tayo na may laptop, lalo ngayon, kailangan na ng computer, ng laptop. Necessary na siya sa school, labaw na kay COVID. So, sa mga ilang mga online-online, maghimog libro, maghimog thesis, maghimog mga business plan, or unsa ba na siya, libro. So, need na ang laptop. So, pag ipa-install na silang eBIR forms. How? So, first, we go to www.bir.gov.ph. So, eto yung makikita natin dyan sa bir.gov.ph. So, we click the latest form. Ayan. So, after clicking that, we download and install. Okay? Usually, you determine saan masasave. But usually, nasasave siya sa drive, no? Depende kung saan mo isasave. So, pag nasave na, i-click mo na yung application. And then, makikita mo to. Okay, mag-a-appear to. So, pag nag-appear na to, you confirm your taxpayer TIN, yung imuhang tax identification number, yung isuwat diha. Okay, and then, you, most importantly, you write your email address sa baba. Kasi, dyan nila i-email yung confirmation. And, which is, kailangan mo ding i-print yung confirmation na yon. Okay? So, make sure na you have an existing email. Kung wala kang email, pagawa ka na sa anak mo, sa kapatid mo, sa kakilala mo, sa kaibigan mo, sa lahat ng kakay mo. Okay? Okay. Sige. So, we create an email. We write the email here. We submit. Okay. We click the submit button. So, lalabas to. We fill this form. So, yan, lagay mo dyan yung TIN mo. RDO code, yan yung number ng kung saan ka nagpalipat na regional district office. Or kung saan ka naka-register na office. As for me,
dito ako sa 89 because sa Ormoc ako registered, then sulat mo yung line of business mo. You don't have actually to fill this up every time nga mag entry ka, no? Kay usually sa kini nga package, imo lang isuwat ang imuhang TIN. So naka-memorize na gali ko sa hong TIN. Kay sige suwat diha balik-balik. Isuwat ra nimo imong TIN, automatic mo fill up na ng uban once na na-fill up na nimo kausa. So suwat na imongan, imong registered address. Ang important yung email address ha. Ginahanglan same, walang magkakamali kahit space, kahit period. Okay, then your zip code, your telephone number. So in this part, you can click that button para lumabas yung mga klase ng forms na kailangan mo. So dito sa baba, makikita dito sa baba, yan yung mga forms na fill upan mo na dati. No? So na-save. So magkakaroon ka ng copy diyan. So for this form, dahil ako nyari wala pa dito, pipindutin mo pagkatapos niyan. Ay fill up button. Okay? So ayan. So depende sa imong registration, yun yung pipindutin mo doon. So if nakalagay diyan tax type, income tax. So, ang pipindutin mo ay, halimbawa, magpa-file ka ng tax type, income tax. Halimbawa ay March, April ka mag-fill up. So, pang first quarter, no? So, ang i-fill upan mo, yung 1701Q, make sure na yung latest na version, no? Ang itaanuhin mo or quarter meaning yan. Kung magpa-file ka sa annual 1701, no? Kung percentage tax 2551 ang pangalan ng code 2551Q version 2018. Okay? So depende sa klase sa imong tax. So makit-an man nimo dire ug unsa na ang mga forms. So mare sa ubos. Okay? So, basahan na. Take time to read your COR. So, yun ang pinaka-basis mo. Excuse. As for me, kay daghan lagi tayo giatiman, naapod kay gitabangan, kada quarter, mag-file me sa amuang tax. So, kada quarter, makalimot pod ko unsa iyahang mga i-file, no? Kay naaman siya'y same nga TIN number, but naa siya'y business, naapod siya'y tricycle. Ang nangyari sa COR niya, yung last number, ang pinaka-main mo kasi niyan, yung last number niyan ay 000. Kapag nagdagdag ka ng business, lalabas yan. Halimbawa, meron siyang business, 000. First niyang ni-register. And then, halimbawa, nag-job order siya, nagtrabaho siya. So, may another siya na lalabas na TIN na 001. Yan yung pinaka parang branch niya. And then, nagdagdag pa siya ng tricycle. So, ayan, 002 na. So, nalilito ako kung alin yung fa-filean ko. So, parehas ba may percentage tax? Parehas ba may income tax? So, bawat 00 niya, meron kasing COR na binigay eh. So, merong kang basis. So, ayan. Plus, yung akin pa. So, nakakalito na, no? So, yan ang maganda may copy ka niyan. So, yung iba ginagawa sa COR nila, nilalaminate. I don't know if we can suggest na ilaminate. Mabuti pang i-frame mo. Kasi makukuha mo, mapapotocopy mo pa. So, safe din. Laminated kasi parang hindi mo na magagalaw. Anyway, depende na yun sa pag-iingat, no? So, pwede mong ilagay sa film yan, isabit. Importante, buhay siya. At naka-display. Alright. So, to continue, ayan po ang ating eBIR forms package. Next time you fill this up, lalabas, i-type na yung TIN mo, then mafi-fill, automatic mafi-fill up na yung ibang parts. So, pagka-click mo, ayan, lalabas na to para mamili ka ng latest na version. So, yung sinabi ko kanina, no, ayan, 1701Q. Ayan yung mga ano. So, meron tayong version nga 2018. So, basahin nyo na lang yan. So, ano yung most applicable?
Yan, 1701Q version 8, 2018. Yan yung pinaka-latest. Okay. So, after filling that up, you press fill up button. Okay. So, para ma-fill upan nyo na. So, just fill the form up. So, meron naman yung mga number eh. Ayan. 1 month. Ayan. So, annual to eh. 1701. Wala kasing Q. So, amended meaning inulit ba? So, kung hindi yan ulit na file, no. And then, yan, titingnan mo yung per number. Ngayon, sa dami-dami ng fill upan dyan, actually, hindi mo kailangang fill upan lahat. Madami dyang mga hindi applicable sa'yo. So, at the end of the filling this form, no, na may validate sa ubos, so, imo siya i-validate. Okay. When we say alpha numeric tax code, ito yung basis naman natin sa tax mo. Okay? So, sa tax code, this will be your tax rate. When we say IT rates or income tax rates, no, graduated income tax, so, base doon sa ano mo, base yan doon sa net income mo. So, your i-deduct yung mga net income, ayan. So, that will be graduated IT rates. So, meron nakalagay na graduated profession, no? If may kasamang if profession ba yung ano mo or a business ba. So, pili ka dyan. But, remember, kung ano yung pinili mo ng January hanggang December, throughout the year, yun ang pipiliin mo. Hindi pwede nag 8% ka ng January, hindi ka mag 8% ng February o ng next quarter. So, dapat, kung ano din yung nakalagay sa COR mo, no? If nag-avail ba kag 8%. So, meaning sa 8%, dili na nila i-gross ang imong basihan. So, that will be for the alphanumeric tax code. So, napod tay income tax. So, mo na yung giingon ganina na ang imong income tax, no, ang imong tax rate for 250,000 and below, zero sa train loan eh. So, ayan, 20%, ayan, excess of 250,000. So, yan ang itemized deduction. Meron din naman tayong optional standard deduction or OSD. 40% of your gross sales is expected to be your expenses. Para dun sa mga business na hassle na mag-itemize, imupasuwatun tanang imo expenses. And then, ang mabilin mo, ay net income or ay taksan, hassle na mag-costing sa ilaha. So, para malikayan ng, para hassle-free, kaya dako na sila transactions, they choose 40%. So, 60% sa ilahang sales is expected to be taxable, no? So, mauna to ang taksan. Ang below 40% or the 60% of the gross sales. So, ayan yan, method of deduction. So, again, og unsa sa January, mao throughout the year, no, natay OSD. So, sa income tax, usually, sa likod nimo, diri nimo ibutang ang imuhang gross sales, no? Or when we say gross sales, term ni na dapat kahibaw ta ha, mauni siya ang atong halin, no? Halin, wa pa naiwan ang imo expenses. Diha ni may butang, usually. Then, ibutang ni mo diri ang imuhang basic ra kayo ni. So, di na to ni cover, kaya di ta mahuman. Tanan, no? So, diri butang ang allowable itemized deduction. Pag magbutang manggod taog itemized deduction, it is expected nga kada expense nga imong ibutang dito, dapat may resibo. Okay? So, if lisod para nimo nga maka-acquire og resibo, labawin na if nipalit ka sa usa ka dili pod registered nga enterprise, so ang uban, mukuha na lang og optional standard deduction of 40%. No? Para matik na na. Okay? So, diri mo gawas ang imong expenses, ni mo ibutang, o diri mo gawas ang imong tax due.
So sa first page, automatic mo reflect na lang na siya diha, no? No, mo reflex siya pilang imong tax due. So imo na pirmahan, ayo kalimti ang pagpirma. So for our quarterly percentage tax, no? Sa likod pod sa second page, diri nimo ibutang og unsang alphanumeric tax code, no? Anabelong ang imuhang business. So naamay diri references sa ubos. Ayan, basahan na siya. So karon kining pinakagamay diri usually 3% of the gross sales, no? 3% of the gross sales. Pero karon tungod kay nag-COVID na sila, ambot og hangtod kanus anina atay ano sa BIR nga gigamyan ang atong tax. So that's why ilang gi 1%. So diri nato pod ibutang ang ato ang diha ta mag base, then diri nato ibutang ang ato ang tax gross sales, no? Gross halin dili siya net, and then diri ang automatic mo gawas diri ang tax rate based ato ang gipili nga alpha numeric tax code nga RE, okay, sa P10. So ayan, diri mo gawas ang atong tax due. Okay, so that's for our 2551Q, and then automatic diri sa first page, ayan, mo reflect na po diha ang tax due nato. So nindo to kay mo check siyang iyaha through this validate button. If na pa ba kay nalimtan nga number. So timan an nato na yung mga number diri sa kilid ha, 27, 28, 29. So iyang i ano dito unsa pa need nimo or need nimong i-fill upan. No, after that you can press save button. So then submit final copy. Again, you need an internet connection. So once mo submit na siya, imo huwaton ang confirmation sa imong email. Usually, minsan hindi siya agad-agad dumarating, minsan kinabukasan pa. So before ka pwedeng pumunta sa BIR para patatakan, no? So ano yung mga steps natin? Ayan, so i-print mo 3 copies. Ito yung gagawin mo. I-print mo yung confirmation receipt mo dun sa email, and then again yung 3 copies mo ng return. Yung pagpiprint ng return, usually hindi siya pwede ng short at A4. Ang para safe, kasi minsan napuputol eh. Long yung ginagamit ko. So, 3 copies, pwedeng i-back to back, pwedeng hindi. So, attach the required requirements if there are. Present the return together with its attachments to the authorized agent. So, for bye-bye mo adto mi sa BIR bye-bye para pa tatakan to kay dili man kakab, dili man siya dawaton sa bangko if way tatak, no, sa BIR. And then pwede na ka mag-process og payment sa mga authorized agent banks. So pwede sa Land Bank, pwede sa PNB, so sa bye-bye sa China Bank, no. Pero ako nga to ko sa PNB. Pwede sa Visca nga PNB, mag-process na sila diha. So pwede pud ka mag-online payment. Ang lisod lang aning online payment nasa national ni mo anha ang kwarta. So in case of ano kanang mga kakulian, no, dili makaano ang diretso manggod sa national ang fund. Ayan. So that's for online payment. If without payments, just file it online, and then yung kanina submit button online. If there are attachments to the return, you have to submit a hard copy to the revenue collecting officer within 15 days from online filing or deadline, whichever comes first, if na ay mga attachments. So for bye-bye, iguro ka mag-file, di na i-submit if walay bayro nun. Diba, again, sa atong income tax, if 250,000 and below ang imuhang net income, wakay bayro nun. So iguro ka mag-file, and then keep the copy. No, bakit kailangan yung copy? Once na magpapa, in case nga, kailangan mo ng tax clearance, no? I-open case nila, titingnan nila kung meron kang lapses, meron kang na-miss na tax. Yung data mo, yung file mo, babalikan, kakaykayin mo yun. Make sure to arrange it. Lagyan mo ng label kung kaya, lagyan mo ng number. So, first quarter, second quarter.
Kasi pag dating mo doon, mangita kog ingon ani, di ka kahatag. Ano dayo nila, bisag nakabayad ka, basta wa kay ipakita nga resibo dito. Sa dihang mangita na sila, bayad na pud ka, penalty na pud. So, additional 1,000 pesos. So, eto yung example, no, ng receipt na itatago mo. Along with the tax return receipt confirmation in the email na ipiprint mo. So, that's all for our BIR. So, okay pa ba kayo? No, I hope madami kayong natutunan. So, let's take a break and stretch. Ano ita, no? So, thank you so much for listening. That's for our BIR part or the eBIR form.